Hi everyone again, welcome back to my YouTube channel. And today's video about na naman sa honest review natin sa isang online loan app ang ating topic. I think marami sa inyo ang nakakaalam sa online loan app na ito, si Okpeso. Kasi base sa mga nakikita ko sa social media, especially sa Facebook, maraming mga borrower ang maraming katanungan patungkol sa online loan app na ito. Isa nga ito sa napili ko para gawa ng honest review natin ay dahil nga maraming mga nagme-message sa atin, maraming mga nagko-comment sa mga previous video natin, sa mga reviews natin sa mga ibang online loan app. And yun, sa Facebook group natin, may mga nagtatanong din kung okay daw ba itong si Okpeso, ano daw ba yung meron kay Okpeso kapag gusto ng isang borrower na manghiram. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga na-encounter ko, yung mga positive and negative na nakita natin sa online lending app na ito. And syempre, i-share din natin kung ano yung mga reviews ng mga iba't ibang borrower na nag-message sa atin, ibang borrower na nag-post sa Facebook group natin and yung mga reviews nyo or reviews ng mga ibang borrowers sa Google Play Store. Kung gusto nyong sumali sa Facebook group natin, ito siya. Kagaya nung dati, share ko muna sa inyo kung ano ba yung maganda kay Okpeso at syempre mamaya pag-usapan din natin kung ano ba yung hindi maganda or medyo negative na nakita natin kay Okpeso. Ano nga ba yung maganda kay Okpeso? Una, yung fast approval sila. Mabilis lang talaga yung approval kay Okpeso. I think, nasa 5 minutes lang kung walang problema naman sa mga requirements na naisubmit mo, like yung one valid government ID, in-approve naman nila agad yan. At yung disbursement ng loan mo, mabilis lang din. Makikita mo naman dun sa app nila kung approve ka at mag-antay ka na lang ng ilang minuto para sa disbursement ng loan proceeds mo. Nung nag-try ko nga ako, kay Okpeso, parang wala pang 30 minutes, nag-okay na yung loan proceeds natin na disburse na nila. Ang isa pa na nakita ko na maganda kay Okpeso ay, syempre, kagaya ng mga ibang online lending app na isang valid government ID lang yung requirements nila. Hindi sila yung naghahanap ng mga maraming requirements like proof of income, proof of residence, ganyan, kung saan kayo nakatira. Wala silang ganun. Isang valid government ID lang, pwede na kayong makapag-apply sa kanila. At yung next na pag-usapan natin ay kung ano ba yung mga negative na medyo na-disappoint ako. Kasi may mga iba na nagsasabi kasi doon sa reviews na medyo okay naman daw ito. Pero nung nakita ko siya, nung trinay ko nga para sa honest review natin, parang hindi ako nagandahan. And marami talagang nagsasabi na halos yung parang na-experience ko ay ganun din yung nakita nila sa online loan app na ito. Ano nga ba yung hindi maganda kay Okpeso? Unang-una, yung interest rate and processing fee nila na halos nasa 30% to 40%. At ang masama pa bago nila i-disburse yung loan, bago mo makuha yung loan mo, kinakaltas nila agad yung interest rate and processing fee at kung ano na lang yung natitira, ayun yung makukuha mo na pera. Hindi talaga maganda yung ganun. At ang isa pang hindi maganda ay syempre yung short term lang sila kasi kailangan mong bayaran yung loan mo sa loob ng 10 days lang. Though yung mga 7 days yung terms nila, medyo mas mahaba ng 2 days naman itong si Okpeso. Pero ano pa rin, hindi pa rin ano yun, hindi pa rin maganda yung mag-loan ka, tapos pabayaran mo sa loob ng 10 days. Hindi ko alam kung sa mga iba na nag-apply ng loan kay Okpeso ay binigyan sila ng 7 days na terms, pero kasi nung itry ko siya, or nung i-check ko nga siya, parang 10 days yung nakalagay doon na terms na in-offer nila. Siguro may mga iba na naka-encounter na 7 days yung terms na in-offer nila or 14 days, pero kasi yun nga, yung sa akin, 10 days naman yung in-offer nila na terms. Pero yun nga, napaka-short term talaga niya. Yung isa na hindi talaga maganda kay Okpeso ay yung 1 to 2 days pa lang bago yung due date mo ay tinatagdad ka na nila ng mga text messages. Marami nang tumatawag sa'yo na iba't ibang number. Pero kung tutusin naman natin, okay naman sana na mag-text sila na tumawag sila sa'yo, like ganito-ganyan.
ipapaalam nila sa'yo na malapit na yung due date mo or mag-remind sila na malapit yung due date mo. Pero kapag yung ganun kasi na sunod-sunod na yung matanggap mo na text messages, nakakairita na to think na hindi mo pa naman sa due date. Possible yun na ma-encounter nyo once na mag-apply kayo kay Okpeso. At ang isa pa na hindi maganda, halimbawa due date mo talaga ngayong araw, asahan mo talaga na ipipressure ka nila. Sunod-sunod na yung matatanggap mo na text messages and calls galing sa iba't ibang number, and ipipressure ka talaga nila na kailangan mong bayaran yung loan mo. Talagang hindi kanila tatantanan sa mga text messages and calls nila hanggat hindi mo nababayaran yung loan mo sa kanila. Hindi sila tumatanggap ng excuses kahit magpaliwanag ka, kahit parang valid naman yung reason mo. Halimbawa, yung mga reviews ng mga ibang borrowers sa Google Play Store na nagka-COVID sila or naka-quarantine sila or yung family member nila ay mayroong nagkasakit, na-explain naman nila na bigyan pa sila ng kahit ilang araw pa para ma-settle yung loan nila. Pero yung mga agent nitong si Okpeso ay hindi sila tumatanggap ng excuses. Talagang kung ngayon yung due date mo, kailangan mo daw talagang bayaran. Pero syempre, hindi ko naman ini-encourage yung borrower na hindi mag-settle ng loan kasi nahiram din naman natin yan, nagamit natin yan, pero sana maging fair itong mga online loan app agent. Kasi actually, yung isang reason kung bakit hindi nagbabayad itong mga borrower ay yung tipong nakiusap na sila, nabigyan sila ng isang araw, dalawang araw para makahanap ng paraan para ma-settle yung loan nila na kailangan nilang bayaran sa loob ng 7 days lang, ay hindi nakinig itong mga online loan app agent na ito. At ang ginawa nila ay pinahiya pa yung mga borrower, pinagte-text yung mga contact number sa cellphone nila. Kaya ang tendency kapag ganun yung ginawa ng mga agent, etong si borrower hindi magbabayad kasi napahiya na siya. Kaya I think kung baguhin ng mga online lending app na ito, yung ginagawa nila, yung pamamaraan nila ng paniningil na sana pwede silang mapakiusapan, I think mas maraming mga borrower ang makakapagbayad sa kanila. Mas maraming mga borrower na hindi tatakas sa kanilang obligations kung napapakiusapan itong mga online loan app agent na ito. Kung nakikinig sila sa mga reason ng mga borrower kung bakit hindi sila makapagbayad doon mismo sa due date. Kasi syempre, hindi naman natin talaga alam yung time. Halimbawa, ngayon, parang sa tingin mo, may pambayad ka doon sa due date mo kasi may inaasahan ka na pera. Pero pagdating ng due date mo, biglang nagkaroon ng emergency, biglang meron kang kailangang mas unahin. Tapos, itong mga agent na ito ay hindi ka pinagbigyan doon sa request mo na sana bigyan ka ng dalawang araw, ng tatlong araw para ma-settle yung loan mo. Tapos, pinahiya ka pa. Pinost yung mukha mo sa social media, pinagtetext yung mga contact number mo. So, kung ako yung borrower, talagang wala akong gana para i-settle yung loan ko kung pinahiya na nila ako. Kasi kung tutuusin yung pamamahiya ng mga agent sa isang borrower, ay kulang pa yung inutang ni borrower para pambayad doon sa pamamahiya na ginawa ng mga agent. Kaya sana kung isa kang ahente or isa kang agent ng mga online lending app, ay baguhin niyo sana yung way ng paningil niyo. Kasi I think mas maraming magbabayad sa inyo kung sumusunod kayo sa process or kung nakikinig kayo sa paliwanag ng borrower. At yung isa pa, kapag nag-post due yung account mo, makaka-receive ka ng pananakot, ng panghaharas na gagawin ng mga agent. Though, hindi ko naman to na-experience kasi yung ginawa ko naman ay nung kinuha ko, binayaran ko naman siya nung due date niya kasi ayaw ko din naman na dumating sa punto na makakatanggap ako ng mga ganyang text messages. Yung isa pa na hindi maganda kay Okpeso ay mahirap silang makontak kapag meron kang mga katanungan patungkol doon sa application mo or patungkol doon sa loan mo. Parang mahirap yung customer service nila or hindi mo makakausap ng matino yung customer service nila. Wala kang matatanggap na reply. Hindi ko alam kung may mga nagtanong, may mga nag-message kay Okpeso na nireplyan naman sila ng mga customer service. Pero kasi nag-try ako na nag-message sa kanila and wala akong natanggap na reply from
customer service ni Okpeso. Kaya yon, hindi maganda yung ganun kasi syempre halimbawa nagpasto yung loan mo and gusto mo na lang na makiusap na baka pwedeng bayaran mo pa unti-unti, then wala kang matinong makausap. Minsan kasi yung mga agent parang hindi rin sila magandang pakiusapan kasi kapag nakiusap ka sa mga agent, parang kung ano lang yung gusto nila, yun yung pinupush nila na dapat mangyari without considering din yung reason ni borrower. At ang isa pa, hindi ko naman to na-experience pero nakita ko ito sa Google Play Store na mayroong isang borrower na nag-apply daw ng loan kay Okpeso and 2 days na na-aprubahan yung loan niya pero hindi pa niya natatanggap yung loan proceeds na nabagalan daw siya doon sa pag-disburse nila doon sa loan proceeds niya. Kaya siguro nga hindi pantay-pantay itong pag-disburse ni Okpeso ng loan proceeds kasi may mga iba nga na nagsasabi na matagal nilang natanggap yung loan proceeds nila. Pero kasi yung case ko naman, mabilis ko natanggap yung loan proceeds. Isa pa na nakita ko na feedback doon sa Google Play Store ay kapag nag-post due yung account mo, itetext ka nila ng mga pananakot like ipapa-blacklist ka para hindi ka makaloan sa mga ibang online lending app. Yan yung mga ibang sinasabi nila. Pero I think parang hindi naman ganun kasi parang marami akong nababasa dun sa group natin sa Facebook na may loan sila sa ganito, sila kay ganito, pero nakaloan pa rin sila sa ganito. Yan yung mga nakita ko. At kung gusto niyo pang makita yung mga iba't ibang news patungkol kay Okpeso, i-browse nyo yung app nila sa Google Play Store at makikita nyo talaga lahat dun yung mga negative feedback. Kung gusto nyo sumali sa Facebook group natin, eto, mag-join lang kayo dito at i-accept ko kayo. Okay? So, anyway, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Sana balikan nyo yung mga ibang videos na ginawa natin kasi marami akong mga honest reviews sa iba't ibang mga online loan app. May mga nirecommend din tayo na iba't ibang lending app na mabilis din naman yung process, hindi naman mahiya yung mga agent nila at matagal din yung terms na in-offer nila. Kaya i-browse nyo yung mga previous video natin. At kung naghahanap ka kung saang bangko may mas mababang interest rate, bangko na mabilis mag-approve, pwede mo rin i-check yung mga previous video natin para magkaroon kayo ng guide or malaman nyo kung saang bangko ba mas maganda mag-apply ng personal loan, salary loan, ng business loan. At meron din tayong mga lending companies na nirecommend kung saan kayo pwedeng makakuha ng OFW loans at yung mga iba't ibang klaseng loans. Anyway, thank you for watching and have a nice day!